sadyang may mga teachings po sa Bible na maaaring hindi po natin pagkasunduan as Christians and still college others as brothers and sisters in Christ. No, maaaring mag-disagree tayo sa mga ilang katuruan. Subalit ang pito po na ito na ating tatalakayin ay masabi nating non-negotiable. Ano? Regardless kung ikaw po ay Methodist or Baptist, anumang Christian denomination, ito pong pitong ito ay mapagkakasunduan natin at maituturing nating pinaka-essential, no, sa ating faith. So ano po ba ito? I-check po natin, ha. Number one, we believe that the Bible is the Word of God. Ang Biblia, ang kasulatan, ay sinulat ng mga taong nauna sa atin na pinahayagan ng Diyos. Nagkaroon ng personal na karanasan mula sa Panginoon at ito ay kanilang itinala na nagsisilbing batayan ng ating pananampalataya. Pinapahayag po ng Biblia kung sino ang Diyos sa atin, paano niya tayo minamahal at inaalagaan at ang kanyang napakagandang plano sa hinaharap. The Bible proves itself as the Word of God because of its integrity, unity, and preservation. So more on that kapag inisa-isa po natin ang 7 essential doctrines na ito sa mga susunod nating video. Ngayon po ay papasalahan lang natin. Okay po, number 2, we believe in the Holy Trinity. Ayan, no, controversial. Sasabihin ng iba, wala naman yung word na Trinity sa Bible. No, hindi po tayo naniniwala sa maraming Diyos. Tayo po ay monotheistic as the sole foundation ng ating belief system. Mono means one. We believe in only one God. But undeniable po ang revelation, no, ng three distinct person sa Word of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At again, as I've said, tatalakayin po natin ito a little bit, no, in detail sa susunod po, sa next po nating video. Ngayon po ay pinapasalahan natin itong 7 essential doctrines na ito. So that's number 2. Number 1, we believe that the Bible is the Word of God. Number 2, we believe in the Holy Trinity. Number 3, we believe that man is lost without God. Ang tao po ay nilikha ng Diyos at kapag ang tao ay nakawalay o nagre-rebelde sa Diyos, he is doomed to self-destruct. Sisirain niya ang kanyang kapwa, ang kanyang paligid, no? Tingnan natin ang nangyayari, maging ang kanyang sarili. Ligaw ang tao at mapapahamak kung walay sa Diyos. So that's number 3, man is lost without God. Number 4, we believe that Jesus is Lord, God, and Savior. More than 2,000 years ago, ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ang ating Panginoong Hesukristo. Ang layunin ng pagparito niya ay upang iligtas po tayo. Hindi natin kayang makagawa ng paraan o di kaya hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nangangailangan tayo ng Panginoong Diyos na tagapagligtas. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin upang pagbayaran ang ating pagkakasala at sa gayon tayo ay ituring na matuwid at hindi nahatulan ng kapahamakan. Siya lang, wala nang iba, si Jesus ang ating Panginoon. Siya ay Diyos. Maliwanag po yan sa Biblia, bago pa siya nagkatawang tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao, not the other way around. Nako, ay talagang talakayin po natin yan pag inisa-isa na po natin ito, lalo na yung tinatawag na pagka-Diyos ni Kristo. Number 5, we believe that there is life after death. Madalas nga nating naririnig ito ay pangsamantala lang, ang buhay natin dito ay pangsamantala lang. And the Bible describes it as a passing shadow. It's like a breath or a vapor na nandyan at bigla na lang nawawala. So, ang katawang lupa po natin ay nagkakasakit, nasisira, nabubulok, nadidecompose, wala na. Pero, ang tunay na tayo po ay mayroong kaluluwa, mayroon tayong espiritu, na mayroon pong ikalawang buhay o pangwalang hanggang buhay matapos ang buhay dito sa lupa. Saan nga ba tutungo ang ating kaluluwa at espiritu habang ito ay hindi pa hinahatulan ng Diyos sa araw ng paghuhukom? Ayan, matalakay natin ito, no? Pag inisa-isa na po natin, andali, namatay ang ating kapatid. So please, abangan po natin yung susunod na video. Anong number na po yun? Yung number 5. Isa-isahin po natin muli. Number 1, we believe that the Bible is the Word of God. Number 2, we believe in the Holy Trinity. Number 3, we believe that man is lost without God. Number 4, ayan, talilito na ako. Number 4, we believe that Jesus is Lord, God, and Savior. Number 5, we believe that there is life after death. Number 6, we believe that the church is God's family. Jesus introduced the idea of a church, isang asamahan or kalipunan.
ng mga taong sumasampalataya nananalig sa kanya. At para sa mga tumanggap at nanalig sa kanya, ayon sa John 1:12, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Iyan naman talaga ang sabi nga ay damdamin puso ng Panginoon mula sa Old Testament pa, no? Hanggang sa New Testament na I will be their God, they shall be my people, no? Para bang I will be a father to them, they shall be my sons and daughters. Yun talaga yung i-restore niya pabalik sa kanya. At sa Book of Revelation, no? Sa 21, no? Revelation 21 ay talagang magkakaroon ng restoration yan, no? Ang tahanan ng Diyos ay mamamalagi na sa piling natin. And I'm going ahead of myself dahil yan po ay number 7 na. Part na po yun ng number 7. Number 7, we believe that Jesus will soon return and reign here on earth. No, again, we believe that Jesus will soon return. Babalik siyang muli at maghahari dito sa atin. Pagmat nakikita po natin na ang mundo ay pasama ng pasama, pero there will come a time na wawakasan, tutuldukan ng Diyos ang lahat ng ito. At ang Panginoong Hesus, kapag siya po ay naparito na, siya ay maghahari hanggang sa dalhin niya tayo sa ating pangwalang hanggang kalagayan. Ito nga yung binabanggit ko na kanina sa Revelation 21. No, tayo po na sumasampalataya ay bibigyan ng bagong katawan, no, at titira sa isang bagong langit at bagong lupa, new heavens and earth. Napaka-exciting ang ating future. So review lang po natin. Sumandali, number 1, we believe that the Bible is the Word of God. Number 2, we believe in the Holy Trinity. Number 3, we believe man is lost without God. Number 4, we believe that Jesus is Lord, God, and Savior. Number 5, we believe that there is life after death. Number 6, we believe that the church is the family of God here on earth. And number 7, we believe that Jesus will soon return. Will return. And reign, maghahari here on earth.